morning I'm going to preach on the subject, dwell deep in salvation. Paano tayo manahanong malalim? Ang kinakailangan natin dito ay ang salita ng Diyos. Bigyan natin pagpapalaga ang salita ng Diyos, basahin natin lagi ang salita ng Diyos, ang Biblia natin. Magkaroon tayong pagkabutong sa salita ng Diyos, magkaroon tayong pagkauhaw, sapagat dito ay lalangin ko tayo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God from the beginning chosen you to salvation. Binanggit niya rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang sinusulatan niya rito ay mga kapatiran kay Kristo. Ito po yung mga naligtas. Samahin po sa 2 Timothy chapter 1, mula po sa talatang 8 hanggang talatang 9, the gospel according to the power of God. Sa Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, tayo mga naligtas, tayo pinili ng Diyos sa kaligtasan. Hindi pipiliin ng Diyos yung mga hindi naligtas, sapagat hindi sila naligtas. So, predestination is based solely on God's foreknowledge, sapagat alam ng Diyos kung kailan mo tatanggapin si Kristo, alam ng Diyos kung kailan mo sampalatayan ang ating Panginoon si Kristo, alam ng Diyos yan before the foundation of the world, sapagat ang ating Diyos ay Diyos. Hindi lamang siya makapangyarihan sa lahat, hindi lamang siya ay nasa lahat ng dako, kundi ang Diyos po, siya po ay all-knowing God. Mas kilala ka ng Diyos kaysa pagkakilala mo sa iyong sarili. 2 Peter chapter 1 verse 10, therefore, the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. Once na ikaw'y naligtas, hindi na mawala sa iyong kaligtasan sapagkat ikaw'y anak ng Diyos at manatili na yung pagiging anak mo. Pero ba't ang sabi pa po dito, if you do these things, ye shall never fall. Yung salitang never, hindi kayo kailanman, mga titison. Kinakailangan tayo po yung lumalim sa salita ng Diyos. Kapag lumalim tayo sa salita ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi ka matitison. Hindi ka takalipod sapagkat ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoon sapagkat ikaw ay tunay na naligtas, sapagkat ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Hindi ka na takalipod sa Panginoon sapagkat ang tumatalipod lamang sa Panginoon ay mga tao hindi naligtas. Nakalimig sila ng salita ng Diyos, nauwa nila kung paano maligtas, pero hindi nila tupay tinanggap si Kristo sa kanilang puso. Yung salita ng Diyos ay hindi pumaon sa kanila ng malalim, kaya sila po ay tumalikod. Hindi sila talaga tunay na naligtas. Dapat tayo tumalalim sa kaligtasan natin na meron tayo. Dapat yung salita ng Diyos ay lumalim sa atin. Dapat yung salita ng Diyos ay lagi natin pinagbubulayin-bulayin ito at pinag-aralan ito upang tayo ay lumalim sa doktrina ng kaligtasan. How to live deep in salvation? Paano mabuhay ng malalim sa kaligtasan? Number one, live deep in the source of salvation. Jesus Christ is the source of salvation that we have. Siya yung pinanggagalingan ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay hindi nanggagaling sa ating religion. Ang kaligtasan hindi nanggagaling sa ating mabubuting gawa. Ang kaligtasan hindi nanggagaling sa kung tayo ay nabautismuhan. Hindi po galing dyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay galing kay Jesus Christ. Amen. Kapag yung tayo sumampalataya kay Jesus Christ, siya po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po yung naligtas. It's Jesus Christ our Lord who gave us eternal life. He said in John chapter 10 verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. Tayo po yung hawak ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero kapag ang Diyos ang siyang humawak sa atin, hindi na tayo kailanman maiwalay sa kanya sapagkat hawak niya tayo. Ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang kamay ng Diyos ay nakagagawa ng kababalagan. Ang kamay ng Diyos talagang makapangyarihan. Amen. Sino makakaago sa atin? Walang makakaago sa atin. Kahit sino, kahit si Satanas, kahit sa sarili mo pa, ay di mo kayang magawin ang iyong sarili sa kamay ng Diyos sapagkat ikaw ay hawak ng Diyos. Amen. Yan po ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi na tayo mapapamak sa impyerno. Hindi na mawala yung kaligtasan na mayroon ka sapagkat yan iligawa sa iyo ng Diyos. Binigay sa iyo ng Diyos na ng libre na walang bayad, na hindi mo pinagsisikapan yan, na hindi mo pinaghirapan yan sapagkat pinaghirapan yan ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y nabayubay doon, natigis yung kanyang banal na dugo. O dapat malahan tayo malalim sa kaligtasan na meron tayo. Kaya ang salita ng Diyos, ito yung basihan ng ating pananampalataya na dapat lagi natin pinabasa ang ating Biblia at dapat lagi natin pinag-aralan ang salita ng Diyos upang lumalim tayo.
Kaya marami ang Kristiyano ang madaling matisod sapagkat mababaw ang kanyang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi nagbabasa ng Biblia. Bilang taong malalim sa salita ng Diyos, ito yung mga tao, ito yung mga Kristiyano na matatapat sa Panginoon. Ito yung mga Kristiyano na mapagbigay. Ito yung mga Kristiyano na kapag nagbigay siya, ay talagang masayahin. Because God loved it and said, forgive it. Amen. Yung mga Kristiyano matapat na dumalo ng pananampalad, yung mga Kristiyano matapat na dumalo ng prayer meeting, yung mga Kristiyano matapat sa gawain ng Panginoon, yun yung mga manalangin sa salita ng Diyos. Amen. Yung salita ng Diyos ay nagkaugat sa kanilang manalangin. Amen po. Amen. Kailangan lumalim ang salita ng Diyos sa atin. Para kahit dumating man sa iyo, matitinding pagsubok, mga kailangan sa buhay, mga afflictions niyan, ay manatili ka. At ma-overcome yan dahil malalim ka sa salita ng Diyos. Amen. God's hand is not an open hand. It is a hand that holds. Who can separate us from the love of Christ? Wala makapaghiwalay sa atin. Kahit kamatayan man, kahit mga pagsubok man, kahit mga kahirapan man, kahit anumang mga bagay, ay wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Alam, pag tayo nakagawa ng kasalanan, pinapalo tayo ng Panginoon. At una sa lahat, convicted tayo by the Spirit. At alam mo yung kasalanan ginawa mo. Ano bang kasalanan? What is sin? Ayon sa Biblia, ito po'y pagsuway sa utos ng Diyos. Ano yung mga utos ng Diyos na dapat nating susundin? Ang pagdalo sa church ay utos ng Diyos na huwag nating pababayaan ang pagkakatipong-tipong, sabi ng Biblia. Kapag ikaw hindi nadalo ng prayer meeting, kapag ikaw hindi nadalo ng Sunday school class, kapag ikaw hindi nadalo ng Sunday morning worship service, ng Sunday afternoon worship service, ikaw ay nagkakasala. Alam mo, dapat may conviction ka dyan, sapagkat yung banal ng Espiritu ay nalulungkot sa iyo kapag ikaw may nagagawang kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, grip that the Holy Spirit. Bakit tinanggap ng Diyos yun sapagkat mayroong dugo? At ang ibig sabihin ay doon sa Holy of Holies. At yung dugo ay napakalaga sapagkat yun po ay naglaraman sa ginawa ng ating Panginoon Jesus Cristo doon sa krus ng Kalbaryo kung saan ang kanyang dugo ay natigis doon. So sabi ng Bible, it is without shedding of the blood, there is no remission of our sins. It is the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya yung kaligtasan mga kapatid at mga minamahal ko ay nanggagaling ito kay Jesus Christ. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ikaw ay may buhay na walang God. Kapag sumampalataya ka sa Kanya, ikaw ay naligtas. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ikaw ay inaging matuwid. Paano mamuhay ng malalim sa kaligtasan? I said, number one, live deep in the source of salvation. And then, number two, live deep in the security of salvation. And then this time, number two, live deep in the sufficiency of salvation. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ang sabi po rito, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body. Tatlo po yan. Ang tao po ay mayroon tatlong bagay. Mayroon po tayong katawan, mayroon po tayong kaluluwa, at mayroon po tayong espiritu. Hindi katulad ng hayop, nawala silang kaluluwa. Kaya pag namatay ang hayop, wala na. Kaya ang tao pag namatay, hiwala yung kanyang kaluluwa. At yung kanyang kaluluwa, dalawa lang pupunta niyan. Pag yan yung naligtas, sa langit pupunta kanyang kaluluwa. Pag hindi ligtas yan, sa impyerno pupunta kanyang kaluluwa. At yun po yung nasasaktan. Right. Kaya gusto ko yung paliwanag sa inyo mga kapatid at mga minamahal ko na kapag kinurot ka, kapag kinurot ko yung aking sarili, ang nasasaktan dito ay hindi yung itong katawang lupa, ang nasasaktan dito ay yung aking kaluluwa. Tingin mo yung mga patay dyan sa simenteryo, pumunta ka dyan, sipayin mo ba yan? Ano bang gawin mo yan? Kurutin mo ba yan? Nang kurutin, wala nang pakiramdam yan. Manhid na yan. Kasi wala na yung kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan. Body and soul and spirit, mayroon distinction. Iba yung katawan, iba yung kaluluwa, iba naman yung espiritu. Sa isang tao, katulad ko, so mayroon akong katawan lupa ito, mayroon akong kaluluwa, at mayroon akong espiritu. Dati, nung hindi ko pa tinanggap si Kristo Jesus na aking tagapagligtas, yung aking espiritu ay patay. Walang kumunikasyon sa Diyos. Kaya yung tao hindi naligtas. Walang pagkakaunawa yan sa mga bagay na pang-spiritual. Dapat lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Lumalalim tayo dapat sa kaligtasan na meron tayo. Lumalalim tayo sa mga doktrina ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay may kaugnayan sa mga bahagi ng tao. 1 Corinthians chapter 15, verse 44. Yung mababasa mo dyan, yung natural body, yung likas na katawan. Ano yung likas na ating katawan? Yung katawan mula natin. Yung mga mananampalataya,
yung mga Kristiyano na ang kanyang katawang lupa ay napupulot na dyan sa simentoryo balang araw sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin alam kung kailan dating ang Panginoon. Kaya pag na-rapture tayo, itong ating katawan na may kabulukan ay papalitan ito ng katawan, bagong katawan na wala ng kasiraan at wala ng kamatayan. Romans chapter 8 verse 23, the redemption of our body. Kapag na-rapture tayo, papalitan ng Diyos itong ating katawan na may mga kasiraan, na may mga problema, nakakaranas ng karamdaman, papalitan ito ng Diyos ng bagong katawan na wala ng kamatayan, na wala ng kasakitan, na wala ng karamdaman, na hindi na tayo makakaranas ng magpapa-doktor pa o magpapa-hospital. Hindi na, sapat yung ating katawan ay glorified body na. Kasante, sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo at kapag na-rapture tayo, kinuha tayo dito sa mundong ito at dadalhin tayo doon sa langit, sa third heaven. Indeed, in the sufficiency of salvation, the salvation in regards to man's body, and then salvation in regard to man's soul. 1 Peter chapter 1 verse 9. Ang sabi po nito, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Pag ito'y naligtas, hindi na pupunta ang impaluwa doon sa impyerno. Sa langit pupunta ang impaluwa. Kaya ngayon, may mga kapatiran tayo na nandun sa langit sapagat namatay na sila. Salvation in regard to man's spirit. Romans chapter 8 verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Alam mo kung bakit naging anak ng Diyos? Because of the Spirit of God na siyang nananahan sa iyo. At yun ang nagpapatutuwa sa iyong espiritu. May espiritu ma eh. Na ikaw ay anak ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 23, to the general assembly and church of firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Ito mga taong matuwid, made perfect. Sa mga espiritu ng mga matutuwid na tao na ginoong sagdang. Ba't sila mga taong matuwid? Because of Jesus. Tinubusin nga ng ating Panginoon sa Kristo kay Jose sa mga palagalan kay Jesus Christ at tinanggap niya si Jesus Christ kayang puso, sila ay naging mga tao matuwid. Because the righteousness of Jesus Christ was equally upon them. Dahil Christ siya, dahil yung kabanan ng Kristo, dahil tinanggap niya si Kristo sa puso niya. Kaya sila ay naging mga banal. Sila, kaya sila naging matuwid because of the Lord Jesus.